ba ang PDEA Central Visayas na makapasok sa Pilipinas ang party drug na Happy Water? Inihahalo raw ito sa mga inumin at mahirap matukoy. Nasa frontline ng balita niya, si John Aroa. Happy Water, o kilala rin sa tawag na cocktail drug. Ito ang panibagong party drug na binabantayan ngayon ng PDEA Central Visayas. Sa isang forum ng United Nations Office on Drugs and Crime na dinaluhan ng tauhan ng PDEA, nagbabala laban sa paglipanan ng Happy Water sa Southeast Asia. We are proactively also monitoring kasi ayaw nating makapasok ito sa Philippines, and may mga reports and actual seizures in Thailand and Myanmar. Ang Happy Water ay malapowderized juice na inihahalo sa mga inumin. Kulay pink daw ito kapag pulbos pa, pero hindi na natutukoy kapag nasa inumin na. Gawa ang Happy Water sa pinaghalo-halong shabu at ecstasy, gamot na ketamine na karaniwang gamit na anesthesia sa mga hayop at tao, diazepam na isang uri ng sleeping pill at tramadol na painkiller medicine. Ang presyo ng Happy Water, $43 kada pakete o higit 2,400 pesos. Sa Myanmar at Bangkok ito kumakalat. Pero ang pangamba ng mga otoridad, posibleng makalusot rin ito sa ibang bansa dahil ibinibenta ito online o sa social media. Bagamat hindi pa ito nakakapasok sa Pilipinas ang Happy Water, mahigpit daw na binabantayan ngayon ang mga gimika ng kabataan gaya ng mga bar at disco club. Based on reports, it's sold in entertainment venues, party places. So, ang tinitira niya talaga yung primary clientele nila, yung mga mahilig mag-parties and yung mga kabataan. Marami na raw ang namatay sa ibang bansa dahil sa bagsik ng Happy Water. Ayon sa UNODC, matindi ang epekto nito sa katawan dahil sa halo-halong substances. Ilan lang dyan ang confusion o pagkalito, hallucination, memory impairment o pagkawala ng memorya, lagnat, pagtaas ng blood pressure, at cardiac arrest o atake sa puso kapag na-overdose. These are very potent. Diba? Alam naman natin kung anong epekto sa katawan ng shabu or ecstasy alone. But can you just imagine, no, a combination of various potent drugs tapos iinumin in one go? Kasabay ng mga hakbang laban sa mga bagong drogang Happy Water, may pakiusap ang PDEA Region 7 sa mga magulang. Minsan, in our busy life, naintindihan naman natin, nakakaligtaan natin na mamonitor kung or kumustahin yung mga anak natin. Isa sa pinaka-effective na strategy in winning our campaign against illegal drugs is by starting in our families. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosin po, huwag maging brief at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.